Okay, good evening po sa inyo pong lahat. Tayo po ngayon ay magsisimula na po sa atin pong midweek service and prayer meeting. Kasama po natin ngayon ang mga ka-churchmate po natin sa Project 4. Ganun din po si Ate Kat. At tayo po ay pangungunahan sa opening prayer po ni Kuya Ronald. Tayo po ay manalangin. Nalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat sa binibigay niyong pagkakataon sa amin na sa oras na ito upang makapanalangin sa inyo, Panginoon, ang aming mga concern, Panginoon. Lord, kami po ay bigyan niyo ng pagkakataon upang pinagdadaraanan namin ng Panginoon. Lord, alam po namin na kami ay maraming pagkukulang. Ngunit huwag niyo po itong gawing dahilan, Panginoon, upang kami ay hindi mapakinggan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga Panginoon, lalo ng aming messenger, mensahe niya, mensahe niyo, through sa kanyang Panginoon. All this you pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Thank you, Kuya Ronald. Bali, sa mga nanonood po, tayo po ngayon ay naka-live. At kung meron po kayong mga prayer request, ay iwan nyo lamang po din po sa atin pong comment section at mamaya po ay atin po itong ipapananalangin. Ngayon po, sa pagpapatuloy, ay pangungunahan po tayo ni Pastor JC para po sa ating pong pag-aaralan natin. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagpupuri po sa Panginoon. I-express po natin yung atin pong pagmamahal sa Kanya. Kaya sa mga oras pong ito, ay awitin po natin ang mahal na mahal kita, Panginoon. Yan. Sabayan niyo po ako sa pag-aawitan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay,
maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, amen po. Tunay po, Lord, na minamahal ka po namin. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal na aming natatanggap. Kaya nais po namin i-express ang amin pong pagpupuri po sa inyo sa pamamagitan po ng pag-aawitan. Tunay po, Panginoon, na kay buti-buti po ninyo. Sa amin pong buhay, Lord, niminsan hindi ka po nagkukulang. Ikaw po ang nag-iingat sa amin, Panginoon. Sa gabi pong ito, tanggapin niyo po ang aming pagpupuri at amin pong pasasalamat. Awitin po natin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri,
sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ikay walang katulad, tunay ngang ikay hindi nababago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord, muli po kami po ay nagpupuri po sa inyo, sa kabutihan po ninyo, O God. Lord, for tonight, patuloy niyo po kaming samahan sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Mangusap ka po sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin niyo po ang aming mga puso. At gawin niyo po kaming karapat-dapat na maramdaman po ang inyong pong presensya, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo ang pagpupuri, ang pasasalamat at ang pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Pastor JC. So sa pagpapatuloy po, batiin po muna natin yung ating po mga viewers. Hi po kay Eli, kay Tita Julie, kay Ate Jazz, kay Lola Ofelia, kay Catherine, kay Tita Rose, kay Angie, Aileen, Jocelyn, at si Jaja, si Tita Neri, at si Tita Irene. So good evening po sa inyo. Ganun din po sa mga nag-comment ay magandang gabi po, watching from Bagumbong, si Tita Neri, si Car sa Pasakola, good evening. Si Lola Ofelia, magandang gabi po sa inyo. Si Mark Joseph, good evening sa inyo. And kay Beth, good evening Beth. Tita Erning, good evening po sa inyo. Maraming salamat po at nakasama po namin kayo ngayong gabi. Kung meron po kayong mga prayer request, ay pwede nyo pong ilagay sa may comment section. At tapos po, mamaya po ay pwede po na ipapanalangin po natin ng sabay-sabay. Pero sa pagpapatuloy po natin, tayo po ngayon ay makakarinig po ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Kuya Robert Valdez. Siya po ang papatuloy. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga mawag. Katulad po ng sinabi ni Pastor Kokoy, sa mga pong mga may prayer request, i-comment nyo lang po dun sa ating Facebook Live para po mapanalangin natin mamaya sa yung mga prayer request. Yan. Sa gabing ito, nais ko i-discuss sa inyo yung isang bagay na napakahalaga sa hinahaba-haba ng ating quarantine. Malamang na unang-unang pasok ng quarantine, yung mga problema lang po natin is yung mga bagay na nawala sa atin, yung mga bagay na hindi na natin nagagawa. Pero later on, meron na develop sa atin na isang bagay na dapat tinitingnan din natin ng pansin. Kaya po, pero bago po tayo mag-start, nais ko muna na manalangin para po hingin natin yung gabay ng ating Panginoon sa ating i-discuss ngayon. Okay? Sige po, manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Lord God, sa gabing ito na binigay mo upang magsama-sama kami, Lord God, online bilang isang church, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami nakakalapit sa iyo at nakakapanalangin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, salamat, Lord God, sa mensahe na aming maririnig ngayon at pag-aaralan, Lord God. Dalangin po namin na mapulutan namin ito ng aral. Puspusin mo kami ng iyong banal na spirito, Panginoon. Nang sa ganun, Lord God, matutunan namin ito at mabago kami, Lord God, ng mensaheng ito, Panginoon. Muli, Panginoon, dalangin po namin na ikaw lamang ang aming maitaas. At ito po ang aming sama-sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong gabing to ay paano ba maging okay kung hindi ka talaga okay? Ayan. Paano nga ba po? Sabi ng iba, madali lang. Siguro, hindi na natin kailangan ng 3 points or 5 points para malaman kung paano tayo maging okay. Pero sa totoo lang po, hindi totoo yun. Dahil hindi po madali maging okay, especially kung hindi ka naman talaga okay. At ngayong pandemic na to, lahat tayo na surprise. Bigla po siyang pumasok, biglang nagka-lockdown, biglang nangailangan tayo lahat-lahat, biglang di na tayo makalabas. Iba-iba po yung na-experience natin. May nawalan ng trabaho, o ng pinagkakakitaan.
canceled yung mga trips nila o mga tours nila, canceled ang events, na stranded, na lockdown, hindi natuloy yung job interview, hindi natuloy ang love life. May nagkasakit, nalayo sa mahal sa buhay, natatakot, mahawaan ng sakit, and so on and so forth. At napakarami pong tanong pa na pumapasok sa ating isipan. Paano ang pamilya ko? Paano ang career ko? Paano ang love life ko? Paano na? Ang dami pong paano. At kung iisipin natin, it boils down to depression and anxiety. Na minsan hindi natin nare-realize. May depression na pala tayo, may anxiety na pala tayo. At sa totoo lang, hindi lahat ng ating pinagdadaanan ay mabigat sa iba. Ngunit hindi rin ang pinagdadaanan nila ay mabigat sa atin. Kasi nga po, meron tayo iba't ibang klase ng balikat. May balikat na kayang bumuhat sa mabibigat na problema at meron din balikat na hindi masyado kayang bumuhat ng ganung problema. In short po, ang problema na binibitbit natin ay depende po sa tao. Maaaring mabigat sa iyo, magaan sa iba, or mabigat sa iba at magaan sa iyo. Pero ang problema po, paano nga ba tayong magiging okay kung hindi na talaga tayong okay? May tatlo po akong steps na ibibigay sa inyo na mula sa Bible. Paano nga ba tayong magiging okay kung hindi na tayo? At ang acrostic natin ay ASK. A-S-K. ASK. First step po, letter A. Ang unang-una pong step para maging okay tayo kung hindi talaga tayo okay ay admit that you are not okay. Admit that you are not okay. Kailangan mong tanggapin na hindi ka talaga okay. Sabi po sa Psalms 42:5, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? The writer of the Psalms is telling himself na hindi ako okay. Depressed ako. I'm in trouble. I'm depressed. Ito yung nararamdaman ko. At napaka-importante po na aminin natin sa sarili natin kung ano yung totoong nararamdaman natin. Minsan po, ang nagiging problem natin is hindi natin maamin kung ano ba talaga, kung okay pa ba tayo. Minsan concerning this na hindi natin maamin. Alam niyo po ba ngayong quarantine pandemic season na to, meron pong mga pasyente na pumupunta sa ospital. Tapos i-interviewin nila, tatanungin sila kung na-expose po ba sila sa may COVID. Then sasabihin po nila, hindi. Later on po, since na-interview sila kung saan sila umikot sa ospital, later on, nakikitaan po sila ng symptoms ng coronavirus. Then, itetest sila, magpa-positive, doon na lang po nila aaminin na na-expose po talaga sila. Ang nangyari po, nag-shutdown yung buong hospital. Gaano po ka-importante na aminin natin kung ano po ang tunay na nararamdaman natin or na-expose ba tayo. Ganun din po. And going back po sa pinag-uusapan natin, diagnosis starts with admission. Kung ano ba talaga ang nararamdaman natin, kailangan natin aminin. And dun lang madadiagnose kung ano ba ang kailangan natin. Yes, mabuti po ang maging positive sa buhay. Positive po sa buhay, hindi po positive sa COVID-19. Sa buhay lang po. Negative sa COVID-19, positive sa buhay. Maganda po yun. But sometimes, we need to admit na tayo'y pinanghihinaan din. If we admit kung ano ang tunay na status natin, doon natin malalaman kung paano ba natin to dapat i-treat. Yan. Parang ano po, kung masakit ang ulo mo, kailangan mo sabihin sa sarili mo na masakit ang ulo mo. Hindi mo pwede sabihin sa sarili mo, walang masakit sa akin. Okay lang ako. Hindi po ganun. Hindi mo malalaman kung ano dapat mong inumin. Kung hindi mo sasabihin na ulo ko pala masakit, di ka iinom ng Bahay Jesse. Joke lang po. Yan. Madalas po, tigas-tigasan din tayo. No? Na kapag may nagtanong sa atin, kamusta ka na? Okay lang ako. Okay na okay pa ako. Minsan po para tayong bata na yung bata tumakbo, nadapa. Hindi ako iyak, no? Hindi tumasok eh. Hindi ako iyak. Parang minsan po nagiging ganun tayo. Pero sa totoo lang, iyak na yan, no? Baka ngayon mga po, gusto nyo na pong umiyak sa nararamdaman nyo. No? Pero nahihiya lang tayo. Minsan nahihiya tayo kasi Christian tayo. Yung po yung problem natin minsan. Kasi inisip natin na kapag Christian ka, dapat matatag ka. Kasi nakakahiya sa Diyos eh, na panghihinaan ako ng Lord. Hindi po totoo yun. Hindi po nakakahiya sa Diyos
na ipakita na nanghihingi natin tayo. Kung babasahin po natin ang Bible, napakaraming Bible characters po ang pinanghinaan ng loob at inamin nila ito sa kanilang sarili. For example po, si Paul. Si Paul po sa 2 Corinthians na letter niya, sinabi niya, I have a thorn in my flesh. Sabi niya, inamin niya, may thorn ako, nagpapahirap to sa akin, pinahihirapan ako. At with that na inamin niya sa sarili niya, lumapit siya sa Panginoon, sinabi niya, Lord, tanggalin mo to. Tanggalin mo tong thorn na to kasi napakabigat nito sa akin. Even si Paul po, inamin niya na may nagpapahirap sa kanya, may nararamdaman siya. Si Peter po, imagine niyo na lang nang tumalon siya palabas ng boat. Kung pagtalon niyang ganun, lumubog siya. Sabi niya sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, huwag ka lalapit. Marunong naman ako lumangoy. Kaya ko to. Imagine niyo po, malamang po, nahalunod na si Peter kung ginawa niya yun. Pero hindi, sinabi ni Peter, Lord, help me. Inamin niya. Hindi ako marunong lumangoy, tulungan mo ko. Parang ganun, and alam niyo po ba, even Jesus Christ himself dumating sa point na nakakaramdam po siya ng panghihina. Ito po yung point na nasa garden po siya at malapit na po siyang tinatrydor na po siya ni Judas at malapit na po siya ipako sa cross. Nakaramdam po siya ng panghihina at kaya ang panalangin niya po sa Panginoon, sa Diyos Ama, remove this cup from me, even si Jesus Christ. Kaya po, kung nakakaramdam po tayo ng panghihina ng ating kalooban, hindi po nakakaya aminin to. That's the first step po para maging okay tayo. Admit that we are not okay. Pero wag naman po na kapag inutusan ka ng nanay mo, sasabi mo agad, depressed ka. Sasabi mo agad, lagi na lang ako inuutusan. Depressed ako. Hindi po naman ganun. Hindi naman yung mga ganung klaseng problema. No? Or nag-ML ka, natalo ka, na-depress ka kagad, nakaka-depress naman, laging talo sa ML. Or nabobore ka lang, sasabihin mo, depressed ka na. Ibang bagay po yun. Iba yun. Iba po ito. Kasi yung mga problema na pinag-uusapan na talagang depressed ka. Ano po yung first step? Admit that you are not okay. Sunod po. Sunod na letter. Letter S. Yan. Ano po ibig sabihin ng letter S sa ask? Seek help from trusted brethren. Yan. Humingi ka ng tulong sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Sabi po sa Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Hindi natin po kailangan sarilinin ang ating pinagdadaan. We have our brothers and sisters in Christ na willing po dumamay, tumulong at mag-encourage sa atin. Hindi nakakaya ang humingi ng tulong. Sabi ko po kanina si Paul inadmit niya na mapinanghinaan din siya. At si Paul din po ay humingi ng tulong. Sa letter niya po kay Timothy, sa 2 Timothy 4:9, sabi niya po dito, do your best to come to me soon. Pinapapunta niya po agad si Timothy sa kanya. Kasi Timothy is an encouragement kay Paul. Yan. Kaya po sinulatan siya ni Paul. At ang Bible itself ay ini-encourage po tayo na humingi tayo ng tulong in times of our need. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Two are better than one, because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Again, if two lie together, they keep warm. But how can one keep warm alone? And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. Yan. Two are better than one. Kung kaya kung may problema ka, huwag mo dalhin mag-isa. Kung mayroon ka mga malalapit sa'yo, mapapagkatiwalaan mo na mga kapatid mo sa pananampalataya, i-share mo yung burden sa kanila. Ganun po. Kasi no man is an island, sabi nga po nila. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para maging para sa atin lamang. Huwag natin isipin din po na hindi mahalaga sa ating mga kapatiran yung mga pinagdadaanan natin, iisang church lamang po tayo. At ang ating kinabibilingan, ito yung church ng ating Lord Jesus Christ. Sabi po sa 1 Corinthians 12:26, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Ganun po, kapag may isang parte ng church na may pinagdadaanan, lahat po yan nagsasuffer. Lahat po yan nararamdaman yung burden.
Kaya po huwag natin sarilinin. Ibahagi natin sa kanila. Lalo na sa mga trusted po natin sa faith. Yung sa faith po kasi na nararamdaman natin, masakit yan. Masakit po yan sa atin. Masakit din po yan sa ating, ano, sa ating mga ka-churchmates. Pero kung hihingi ka ng tulong, huwag mo naman ipaalam sa buong mundo. Huwag mong ipost sa social media. Dahil hindi naman lahat ay handang tumulong. Tapos, magpapalit pa tayo ng profile pic na color black. Huwag po ganun. Hindi kailangan malaman ng buong mundo ang problema mo or depressed ka. Doon lang po sa mga trusted. Doon sa alam mong dadamayan ka. Doon sa alam mong nandyan para sa'yo. Yan. Bakit natin kailangan humingi ng tulong? No? We don't have to fight our fight alone. We don't have to cry alone. God can help us in different ways. And one way that God is helping us is through the church. Maaaring hindi mo alam sa sarili mo kung paano mo susolusyonan yung problema na meron ka. Pero maaaring gamitin ni Lord yung mga kasama mo sa church para matulungan ka nila sa solusyon sa problema mo. No? Para with the right help comes the right solutions. Kaya kung makakahingi tayo ng tulong sa mga tamang tao, tamang mapapagkatiwalaan natin, makakaasa naman po tayo na nandyan din yung solution na ma-advise nila sa atin, may abot nila sa atin na mga tulong. Ganun din po, sabi sa, mababasa natin sa James 5:14-16. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick. And the Lord will raise him up, and he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Ang context po nito ay sin and sickness. Pero if you look at the verse, it encourages a person to ask for help sa mga elders niya sa church para ipag-pray over siya. And kung sa binasa po natin, nakasulat din dito, confess your sins. At kung isipin po natin, minsan kaya tayo nandidepress, we are faithless. Totoo po yun. Minsan nawawalan po tayo ng pananampalataya. That may lead to depression. Kasi ang dami po nating worries. And faithlessness is a sin. Yun po. Kaya po sabi dito, confess your sins. If you worry, if you are faithless, kung nalalamig ka na or natatakot ka, if you have anxiety, confess it sa elders para mapag-pray over ka. Because the prayer of the righteous has a great power. Yan. Lagi po nating tatandaan, huwag tayong mahiya humingi ng tulong. Kung mahalaga po tayo sa Diyos, mahalaga rin po tayo sa church. Don't fight your battles alone. Ano po yung una? Admit that you are not okay. Pangalawa po is seek help from trusted brethren. Lastly po, ito na po, last. Keep the battle on your knees. Keep the battle on your knees. Sabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi, do not be anxious, but in everything, with prayer and supplication, with thanksgiving, ibigay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos kung ano man alalahanin mo. Kung nadidepress ka, kung marami kang worries, kung may problema kang pinagdadaanan, ibigay mo sa Diyos. Fight your battle on your knees. Huwag kang tatayo. Keep your battle on your knees. Laging nakalunod, laging manalangin. Iba-iba man ang ating mga battles, there is a general approach how to win it. It is by praying and pouring our heart to God. Prayer is a strong weapon more than we think. Prayer can move mountains. Prayer can shut the rain for 3.5 years. Prayer win wars. Since the beginning of time, prayer is the most powerful weapon that we who believe in God can rely on. Prayer is the weapon given to us by God. Sa ating pananalangin, huwag tayong maya ibuhos ang lahat-lahat ng ating nararamdaman sa Diyos. Iyak natin lahat-lahat sa Kanya.
Huwag tayong maiya. Si David, ginawa niya yun. Binuhos niya, nararamdaman niya sa Diyos. Ang Panginoong Jesus, binuhos niya, nararamdaman niya sa Diyos Ama. Ganun din ang mga apostles. Binuhos nila ang kanilang mga nararamdaman. Hindi natin kailangan iiyak yung mga iyak natin sa Facebook or sa IG or sa Twitter. Nandiyan ang Panginoon na dapat natin iniiyakan. Hindi kailangan malaman ng buong mundo ang ating pinagdadaanan. Because if there is someone who cares, it is God alone. Sabi nga po sa 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. God is near to the brokenhearted and crushed in spirit. God can hear our cries and God is our comforter. Naalala niyo po si Jehoshaphat, King Jehoshaphat ng hari po to ng Juda, ng panahon na ang Juda po ay lulusubin ng iba't ibang nation, tatlong nation lulusob sa kanila. Alam po ni King Jehoshaphat na hindi niya kayang ipanalo ang laban. Alam niya pong hindi niya kaya. Paano niya po dinala ang laban? Sa panalangin po. Nanalangin siya sa Panginoon at ang Juda po ay nanalo sa laban without lifting yung fingers nila. Kasi si Lord ang gumawa ng paraan. Even Elijah po. Elijah prayed at for 3.5 years, walang ulan po. Si Elijah po, tao lang siya. The same sa atin. Kaya po kung mananalangin tayo, isipin niyo po, maririnig tayo ng Panginoon. And when Jesus was in agony, He prayed to God the Father. At ano po ginawa ng God the Father? God sent His angels na nag-minister sa Kanya to strengthen Him. Kung nade-depress po tayo sa nangyayari sa paligid natin, panalangin natin po sa Panginoon. Huwag po natin i-lash out kung saan-saan. Sa Panginoon po natin ibuhos yung ating nararamdaman. At sigurado po tayo at maniwala ka, God is sovereign at may purpose kung anuman ang pinagdadaanan mo. Sabi po sa Romans 8:26, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Mayroong mga pagkakataon po, hindi na natin masabi kung ano nararamdaman natin sa sobrang sakit po nito, sa sobrang tama sa bigat na ating nararamdaman. Pero po sabi dito, ang Holy Spirit ang nag-i-intercede sa atin. Nakikiiyak po ang banal na Spirito sa atin at siya ang nagpaparating po sa Diyos Ama, sa Panginoon natin na nasa langit, kung anuman po ang ating nararamdaman. Hindi po binigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin ng wala lang. Nandun po siya para makiiyak sa atin. Nandun po siya to give us comfort, to give us peace. And Jesus said in Matthew 11:28 po, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Jesus recognized na tayo'y madidepress. Jesus recognized na tayo'y mapapagod. Kaya po si Jesus, He is inviting us to come to Him. Lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng kasagutan. Humingi tayo ng comfort. Humingi po tayo ng peace. Ipanalangin po natin na makaya natin ang ating pinagdadaanan. Hindi po binabaliwala ng Panginoon ang ating mga problems. Our anxieties, sorrows, at kung ano-ano pa, hindi po tayo tinitingnan na maliit ang ating Panginoon. Pero tayo ini-invite niya, lumapit tayo sa Kanya. Kaya, alam niyo buba na ang Panginoon din mismo ang nag-offer sa atin ng kasagutan? At ang kasagutan po na yon sa ating mga problema? Himself. Jesus Christ offered Himself as the solution for all our problems. So in Jesus, we have everything we need. Ano po yung unang-una? Admit that you are not okay. S, seek help from trusted brethren. Third, keep your battle on your knees. Yun po yung tatlong step na ating dapat gawin. At dito po ako magtatapos. Kung mahihiya pa rin po kayo up to this now, na aminin sa sarili nyo na manghihina kayo, Kristiyano ako, dapat malakas ako. Kung until now po, ayaw nyo pa rin magsabi po sa mga life group leader nyo, sa mga mentor nyo, sa church,
ayaw nyo pa rin po magsabi. Kung maging pagharap nyo po sa Panginoon, nahihiya pa rin po kayo. Ayaw ko sabihin kay Lord, nakakahiya. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin, madidepress pa ako, ma-anxiety. Hindi ko sasabihin sa Panginoon. Imagine nyo po ng time na hindi pa po kayo nakakakilala sa Panginoon. These three steps po ang pinagdaanan nyo para makakilala sa Kanya. First, you admit that you are not enough, that you are a sinner, that you are not all right, you are not okay. Yun po ang una. Pangalawa, nang nalaman nyo na hindi kayo okay, nang nalaman natin hindi tayo okay, we seek for help. Paano ako magiging okay? Paano ako hindi mauhusgahan? Paano ako makakapasok ng langit? Paano ako na isa akong makasalanan? Anong mangyayari sa akin? Sinong makakatulong sa akin? And nalaman natin na tanging ang Panginoong Yesus lamang po ang makakapagligtas sa atin, we keep our knees on the ground. We ask for forgiveness. We receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Imagine nyo po, nung una pa lang pala, ginawa na natin itong three step na to. Bakit ngayon pa po tayo mahihiya? Huwag tayong mahiya po kung may nararamdaman tayo. Huwag po tayong mahiya sa mga pinagdadaanan natin po. Nag-depress tayo, kung may anxiety tayo. Huwag tayong mahiya. Admit it to yourself. Seek help. And keep praying. Sige po, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, andito po kami ngayon sa iyong harapan, Lord God, at nagpapasalamat sa mensaheng aming narinig, Panginoon. Totoo nga po minsan, niisip namin matatag kami. Minsan iniisip namin kaya namin ang lahat, Panginoon. Hindi namin maamin sa aming mga sarili na nangihina rin po kami, Panginoon. Pero Lord, patawarin mo kami. Nandito kami ngayon, Lord God, humaharap sa iyo. Inaamin namin, Lord God, ang aming mga kahinaan, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami na lumapit kami, Lord God, sa mga tamang tao, Lord God, na kung saan makikinig sa aming Panginoon, handang tumulong sa amin at handang dumamay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at nandyan ang church, Panginoon, para dumamay sa amin. Salamat po, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat din kami dahil, Lord God, nakakalapit kami sa iyo. Nakakapanalangin kami at alam namin, Panginoon, your grace is sufficient for us, Lord God, for your power is made perfect in weakness, Panginoon. Ikaw po ang aming magiging strength sa laban na to, sa aming depression, sa aming anxiety. Lord, itinataas na namin ang lahat-lahat sa iyo. At ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan, thank you, Kuya Robert. Thank you dun sa magandang message. Ask, admit, seek, and keep your battles sa prayer, no? Okay, bati po muna tayo sa ating po mga viewers. Nanonood po si Ninang Elsa tsaka si Pastor Ding Camacho. Good evening po sa inyo. Ganun din si James. Meron na po siyang prayer request. Sana daw po ay maipasa niya yung kanyang training. Sino pa ba, Pastor JC? Ayan, sila Lola Ophelia, saka sila Tita Juliet. Tita Juliet, may poor signal daw sila Tita Juliet. Yes. Si Tita Esther Serzo, sino po? Siguro tiga Chestnut, ano? Tiga Chestnut ba? Kilala mo, PJZ? Hindi po eh. Pero siguro po sa tiga Chestnut. Si Jaja, meron din prayer request si Jaja, yun daw kanyang dalawang lola. Ay ipag-pray daw po natin. Si Ate Valen. Good evening, Ate Valen. Kasama mo ba si Kuya Ronald? Si Joe. Yes. Good evening po sa inyo. Apo, from Illinois. Illinois. From US. Ba? Yes. Si Tita Ophelia. Maganda na yung class ninyo, Pastor JC. Binabati ka niya. Meron din siyang prayer request. Wow, praise God po. Si Eli. Meron din prayer request sa mga relatives and friends na infected sa COVID-19. Si Ninang Lourdes, watching daw siya. Good evening po sa inyo.
si pati si Nanay Marisa from Pritil watching din. Hello po Nanay Marisa. Magandang gabi po. Si Tita Erning, may meron din po siyang prayer request. Si Beth at ayan, si Divine, tiga Chestnut nga daw. Apo. Ayan, si Tita Esther. Good evening po sa inyo. So, sa mga nanonood po, ay pwede pa po kayo magdala, magpadala ng inyo po mga prayer request at mamaya po ay atin po silang ipapanalangin. Pero sa ngayon po, atin pong ipapanalangin ang atin pong bansa at pangungunahan po tayo ni Ate Che. Ate Che? Okay po, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Tunay nga, Lord, na you are sovereign God. Ina-acknowledge po namin yung kaya mong gawin sa aming mga buhay, Lord God. Tunay nga na ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Lord God. And you know everything. You are omnipresent, omnipotent, all-powerful, Lord God. Nilalapit po namin sa inyo ang aming bansa. Lord, nababatid niyo po ang sitwasyon po ng aming bansa. Lord, first of all, Lord God, we ask for forgiveness. Alam po namin, hindi po kami perfecto. Madami po kaming pagkukulang. Madami pong times na hindi ka natutuwa po sa aming bansa. Lord, we pray for forgiveness. We pray for healing, Lord God, sa aming bansa. At patuloy po kaming lumapit sa iyo ng may humble heart upang i-admit ang aming mga kasalanan. Lord, purify us, Lord God. Lord, nilalapit po namin ang aming government. Alam niyo po, batid niyo po ang malaking challenge po sa kanila, sa mga decision making po nila. We pray that you will continue to give them wisdom and also unity, Lord God, among themselves, Lord God, sa paghahanda sa mga upcoming days kung ano yung gagawin para po malabanan ang kaaway po namin na COVID, Lord God. But we know na ikaw po ang kasama po namin. We pray also, Lord God, sa particularly sa Department of Education, Lord God, sa mga paaralan na naghahanda po for classes. Lord, meron pong malaking changes na magaganap, Lord God, sa upcoming months na pagsisimula ng classes. Lord, we pray for your provision, for wisdom po sa mga leaders. Gayun din, Lord God, for the students, Lord God, na maging zealous pa rin, Lord God, sa kanilang pag-aaral kahit na may mga paghihirap or may mga challenges na hinaharap po kami. Lord, we pray for the different LGUs, Lord God, sa panguna din ng aming DILG, Lord God. Lord, continue to give them wisdom, discernment po sa mga steps po nila upang ma-handle po nila yung bawat area po nila and yung makita din po nila yung kakayanan mo sa kanilang mga area. We also pray, Lord God, for healing po sa mga may sakit na mga Pilipina, Lord God. Kayo po yung patuloy na masumpungan po nila nagpapagaling. Lord, sa aming pinag-aaralan sa inyong salita, Lord God, madaming beses kang nagpagaling. Alam po namin, Lord God, na meron kang tinuturo lamang sa amin upang kami po ay matutong mag-intay sa kaya mong gawin, Lord God, because you are a great healer and you are the way maker, Lord God. Wala mang kaming nakikita ang solusyon, pero ikaw mismo ang solusyon po sa aming mga problema. We also pray, Lord God, sa mga Pilipinong na di-discourage, we pray that they may find hope in you, Lord God, that they may be encouraged by your word. Katulad po ng aming napag-aralan, Lord God, matuto kaming i-admit na hindi kami okay. Lumapit sa mga trusted na mga kapatid at patuloy na manalangin at magtiwala sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, that this time will be the time of hope na matatagpuan lamang sa iyo. Madami pong nawawalan ng pag-asa, pero sa inyong salita, Lord God, punong-puno po ito ng pag-asa. At ikaw mismo na nagbigay po sa amin ng the best gift, the best grace, Lord God, na binigay niyo ang inyong sarili upang madama po namin ang inyong pag-ibig, Lord God. Lord, continue to
Minister to them. Use us mightily then, Lord God, as we impart your word to them, Lord God. Lord, we mahirap mang mag-rejoice at panahon ito, pero Lord God, sabi niya nga po sa inyong salita, rejoice always dahil po ikaw ang dahilan ng lahat. Lord, we come before you, we commit to you everything, and alam po namin sa mga darating na araw, meron kang pong kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen. 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 Thank you, Ate Che. So, confirm nga, si Tita Esther ay taga Chestnut. Inabati din po natin si Ate Nena. Meron po siyang prayer request. Meron din po si Ninang Josie. Good evening po sa inyo. Si Pastor Walter, good evening po sa inyo. Sa mga taga Antipolo po, magandang gabi po sa inyo. So, hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po kayo maghabol ng inyo pong mga prayer requests sa may comment section at ating pong ipapananangin. Ngayon naman po ay meron po tayong kasama from LCFM Pritil, si Ate Kat Meron, ang magpe-pray naman po para po sa ating pong church. Siya po ang magpapatuloy, Ate Kat. Po, tayo pong lahat ay mananalangin para po sa ating church. Tayo po ay sama-sama po na ipanalangin. Kung nandyan po kayo sa mga local church na kung saan po kayo, sabayan niyo po kung ipanalangin ang mga different churches po natin sa LCF. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat dahil ikaw ang aming Diyos na dakila. Kami po ay nagsa-celebrate, Panginoon, ang inyong goodness, Lord, sa aming church. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang nagtatag nito, Panginoon. Dinala niyo po kami dito, Panginoon, upang sumamba po sa inyo. We're celebrating, Panginoon, yung faithfulness mo sa 15 years na ikaw ang nagdala, Panginoon, sa bawat mission point, sa bawat churches namin, Lord, sa bawat mga leaders, Lord, ay nandyan sila dahil po sa inyo, Lord. Lord, we're asking, Panginoon, sa bawat churches namin, na sa Project 4 na pinapangunahan ng aming Pastor Kokoy, I pray, Lord God, that you will use him, Panginoon, sa kanyang mga ministries, Lord, sa mga kanyang bina-Bible study. I pray, Lord, sa mga members niya, Panginoon, na hindi niya pumapuntahan. I pray, Lord God, your spirit be upon them, protect them, Lord. And papasalamat kami dahil, Panginoon, napagaling ninyo, Panginoon, ang family ng Bantay, Panginoon. And please continue, Lord God, to pour out your spirit upon them and your healing power upon them, Lord. And I pray, Lord, that gagamitin mo itong mga members niya, Panginoon, dahil po kayo po ang naglagay at nagpakilala ng inyong sarili sa kanila, Lord. And dalangin po namin, Panginoon, sa Marikina din po, kay Pastor Ding, Lord, I pray, Lord God, sa kanyang pangunguna, sa kanyang church, dalangin ko, Panginoon, na palakasin mo ang aming pastor, ang kanyang pamilya, Panginoon, sa lumalabas din po sila, Panginoon, to reach out other people. And I pray, Lord God, na gamitin mo ang bawat members niya, Panginoon, sa true online, Panginoon, na gamitin mo ang bawat isa sa kanila na hindi lang kami nanatiling nanonood lamang, Panginoon, kundi gagamitin mo ang bawat members. And I pray, Lord God, sa lahat ng kanya ipinapanalangin, Panginoon, we pray in the spirit, Lord God, na maabot ang bawat panalangin na, Panginoon, sa bawat members na hindi niya rin pumapuntahan, Lord. At alam po ninyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat member, Lord. And I pray, Lord God, that you will give them the courage, Panginoon, kung meron silang member, Lord God, na nahihirapan, Panginoon. And I pray, Lord, na kayo po ang magbibigay ng kagaanan sa kanilang buhay, Lord God. And I pray, Lord God, for Chestnut, Panginoon, sa pumuna po ng aming Bishop Mario at Pastor James Ford and Pastor Sunny James Ford. I pray, Lord God, sa aming Bishop, dalangin po namin sa kanilang church na sa Chestnut. Alam po namin na nag-uusap-usap sila kung paano po ma-reach out ang mga tao. Dalangin po namin, Panginoon, yung mga taong tumutulong, Panginoon, sa kanila. Pagpalain mo sila. Pagpalain mo ang mga taong ito na nagpapadala para makapag-reach out ng mga bata ng matatanda sa kanilang pagdadalaw, Panginoon. Dinadalangin po namin, inatay niyo po sila sapagkat hindi po namin nakikita ang kalaban, Lord God. And I pray, Lord God, sa bawat mga members namin, alam po namin may mga matatanda sa bawat local church namin, Lord God, sa iba-ibang mga churches, Lord, may mga matatanda na wala pong internet. I pray, Lord God, through your word, through your scripture, Panginoon, dun ka nila mahanap, dun ka nila makita, Panginoon. Let your word spread, Panginoon. And I pray, Lord God, na
dala po kayo ng mga scripture, Panginoon, sa bawat local churches na meron po kami, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, for Pasakola na pinapangunahan ng aming Pastor Word. I pray, Lord God, na kayo po ang kumilos sa kanya. May mga members po siya, Panginoon, na nagsastruggle, Panginoon, din through internet info. At the same time, may mga members po na mayroong mga sakit, Panginoon. Lord, dalangin ko na ang aming church, Panginoon, ay nilagay mo ang aming pastor dito. Dalangin po namin anuman ang kanyang kakulangan, Panginoon, sa kanyang mga churches, Lord, sa kanyang mga members. I pray, Lord, na gagamitin mo siya. Huwag mo silang panghihinaan kasama ng kanyang members, Lord. Palakasin mo, patatagin mo sila. Mas lalo silang mag-involve. The more na nahihirapan kami sa sitwasyon ngayon, Panginoon, I pray na magpapadala po kayo ng mga tao to help him, Panginoon. And I pray, Lord God, that you will use them, Lord God, buong pamilya nila, Lord. I pray also, Lord God, we pray for kupang, Lord God, dinadalangin po namin ang kupas kungan na aming Pastor Walter, Lord. Siya po ay nagdadaos na, Panginoon, ng Sunday service. Lord, you know his desire sa church nila, Panginoon. Marami pong walang internet at binabahay-bahay niya yung Panginoon. Lord, we thank you for our pastor na nakikita niya kung paano niyo siya binago, Panginoon, para ma-reach out ang mga taong ito. At yung burden niya na paano sila kung hindi sila makakapakinig ng iyong mga salita. I pray for your protection, guidance, Panginoon, provision, Panginoon, dahil hindi po madali ang kanyang nilalakaran dahil ito po ay matalik na lugar, Lord. And I pray, Lord God, that you will bless him, Panginoon, na nagmumula sa inyo ang kanyang church member, ang mga tao doon, Lord. I pray, Lord God, you will send people, Lord. You will send people who will help them. Alam po namin yung lugar nila, malayo po, Panginoon, at hirap din po ang kanilang mga sitwasyon, Lord. I pray, Lord, maraming salamat din po sa mga taong nagpadala, Panginoon, ng groceries. Share po ng aming pastor na may mga tumulong sa kanila upang matulungan itong mga ito. Lord, alam po namin, kung titignan namin maliit ito, pero alam po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na malaki, Panginoon, at hindi niyo po hahayaan na maliit ito dahil sa kanila po malaki yung dalag mula iyon sa iyo. Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, ang lugar po, Lord God, ng Sorsogon sa lugar po ni Ate Virgie. Lord, wala po siyang kasama doon. Nagpapasalamat po kami sa taong tumulong para magtayo ng isang building ng church. Pero ngayon po, sa sitwasyon po namin, lahat po kami ay hindi po nakakapag church, Panginoon, sa building na yun. Pero Lord, alam po namin, yung tinatayo mong building doon, Lord God, ay hindi po masasaya dahil one day, Lord God, na maraming tao ang dadaling doon, Lord. Ingatan niyo po si Ate Virgie, Panginoon, dahil po siya po ay walang kasama doon. Dalangin po namin ang iyong banal spirito ang siyang kumilos sa kanyang buhay. Maranasan niya, Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, na iyayakap niyo po siya sa panahong ito, Lord. I pray, ingatan niyo po ang kanyang kalusugan, malayo po siya sa kanyang anak, Panginoon. Pero Lord, kayo po ang Abba Father niya na pwede niyang tawagan at kanyang lapitan, Lord. I pray, Lord God, for Lobo, mission namin, Lord. Kila Pastor JC, Lord, dalangin po namin hindi rin po siya nakakapunta doon. Alam po namin yung burden ng bawat isa, ng bawat manggagawa, Panginoon, na kami hindi nakakapunta sa lugar na yun. Pero Lord, dalangin po namin na kayo po ang kumilos sa kanila. Kayo po ang sumama sa mga taong may sakit, sa mga taong naghahanap ng yung mga salita, Lord. Lord, yung mga pinadala ng mga Bibles doon, Lord, magamit nila ngayon sa panahon ng pandemya. Dinadalangin po namin na may po, Panginoon, na matatapos din po ito at makakapunta po ang bawat ang Pastor JC namin, Lord God. Itong mga taong ito, help us, Lord God, bigyan niyo po kami ng wisdom paano po namin sila ma-reach out, Lord God. And I pray, Lord God, for pretty, Lord God, ingatan niyo po ang aming mga members, Lord, doon. Alam po namin may mga COVID, Panginoon, sa paligid nila. Meron po mga ilan po, napit lang po sa mga members po namin. I pray, Lord God, protectionan niyo po sila. Huwag niyo po silang hahayaan na magkasakit dahil na po ay edad na, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa pamagitan na ito, Lord God, na sila po ay lumapit sa inyo pa, masigit pa, na magkaroon ng desire to commit themselves, Panginoon, to you. Kasi hindi po namin alam po ano po mga mangyayari sa mga darating na mga araw, Lord. Lord, I pray for San Mateo, Lord God, sa lugar po na pinupunta ni Ate Jo, sa lugar po ni Kaya Robert. Ganun din po sa pinupuntahan ni Pastor na San Mateo. Lord, I pray, Lord God, na po sila makapunta ngayon at sila po yung Robert din ay malapit lang dun sa kanila. Pero dahil nga po sa pandemic ito, hindi po sila makapag-reach out. Si Ate Jo po, naghahanap din po siya, Panginoon, ng lugar dun sa San Mateo dahil kami na po yung lugar. Lord, naniwala po ako, Lord,
na kung kami ay magiging tapat sa inyo, gagawa ka ng paraan pagkatapos ng pandemyo ito. You will send location, area sa mga different churches namin na dinidesire po namin, Lord God. Lord, I pray, Lord God, sa lugar po, Lord God, ng Langka, ng Murphy, Lord. Dalangin po, Panginoon, na yung mga nire-reach out niya doon, Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang kumilos sa ibang mga lugar pa, sa mga mission areas po namin, Lord God. I pray, Lord God, that samahan mo po ang aming mga members, ang aming church. At sinabi mo, Panginoon, hindi po yung building church, kami po yung church, Lord. I pray, Lord God, na maingat po kami sa meeting ito, maging tapat po kami. And I pray, Lord God, sa lugar din po namin, ng Illinois, ng Chicago, Lord God, ingat po ang mga members po namin doon na ginagamit mo na makapag-disciple, Panginoon. Lord, hindi lang yung locally gumagawa at kumikilos through international. And I pray, Lord, hindi ito magiging sagabal itong pandemyang ito to reach other people. And right now, ito yung panahon mo, Panginoon, na pagkilos mo, Panginoon, sa bawat churches namin, na kami yung church at kami yung bawat individual kami, na kami dapat ang nag-move. Pinakalat ka namin, Panginoon, sa ibang tao. At sinasabi mo, Panginoon, gusto namin ikaw mag-glorify. We need to disciple these people sa lahat, sa labas ng bahay namin, sa lahat ng community namin, dahil hindi kami makapunta sa church. And I pray, Lord, teach us, Lord God, to number our days, Lord. Kasi hindi po namin alam kung kailan ito matatapos. Pero habang naghihintay kami na matapos to ang iyong pagbabalik, Panginoon, maging tapat kami na manggagawa mo at mabahagi, Panginoon, ang aming buhay sa ibang tao, kung paano mo kami sinalba, paano mo kami niligtas, Panginoon. Lord, we thank you for these churches and we believe, Father, kung kami magiging tapat sa paglilingkod sa inyo, magdadagdag kayo ng church sa iba-ibang lugar. Gagamitin mo ang taong nakikinig ngayon, hindi po ang aming pastor, ang aming mga missionaries, ang aming mga leader, kundi ang bawat individual na mayroong internet, na mayroong gadget, Panginoon, magagamit nila iyon to the expansion, for the expansion of your kingdom, Lord. Lord, we praise you. Dahil alam po namin kung gaano kayo naging tapat for 15 years. Alam po namin, Panginoon, magiging tapat kayo hanggang makita po namin kayo face to face. And we pray na maging tapat po kami na manggagawa mo kahit ganitong pandemya, Lord God. We thank you, Lord God, and we praise you. Binabalik po namin ang mataas na papuri at pagsamba sa inyo lamang, ang Panginoon Jesus. Inyo. Thank you, Ate Kat. At ngayon po ay papanalangin na po natin yung inyo pong mga prayer request. At good evening po kay Pastor Ver. Siya din po ay nanonood ngayon. May prayer request po siya para kay Kuya Jimmy. Ngayon po ay mananalangin po tayo ng mga prayer request si Ate Diane Valdez, ang siya pong mananalangin para po doon. Ate Diane? Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay sabay-sabay po natin ipanalangin ang ating mga prayer requests. Ang maraming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataon upang makalapit sa iyo, Lord God. Lord, thank you for Jesus na siyang naging daan, na kami po ay malayang nakakalapit sa iyo, na malaya pong naitataas sa iyo ang aming mga panalangin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, maraming salamat po sa narinig namin na inyong mensahe. At Lord, inilalapit po namin sa inyo, Lord God, ang prayer request ng aming kapatid na si James Catral, ang good health po para sa kanyang pamilya, ang protection sa kanyang buong sambayanan, at naway ang kanyang training ay mapasa niya po dahil last week na po ngayon ang kanyang training. Para naman po sa kapatid namin na si Sister Jennifer Carion, healing prayer po for Eleanor Amor and Christine Grace Apina. Lord, alam po namin ang inyong mapagpalang kamay ay hawakan sila, Panginoon, upang sila ay gumaling sa anumang pong sakit na kanilang nararamdaman, Panginoon. At panalangin, prayer request po ni Pastor Kokoy ang complete healing para sa kanyang kapatid na si Liza Laksamana, Panginoon. Lord, kayo po ang magpagaling sa kanya at tuluyang magtanggal ng anumang pong sakit na kanyang nararamdaman, Panginoon. At para po sa aming kapatid na si Sister Kyle Jasmine Pakupak, ang kanyang
prayer request po ay healing para po sa kanyang dalawang lola na parehas pong may sakit. Alam po namin ang inyong kakayanan, Panginoon, at ikaw po ang aming greatest healer, Lord God, na ito pong mga aming pinapanalangin na mga may sakit, kayo po ang magpapagaling sa kanila, Panginoon. Para naman po sa prayer request ni Ate Valen, ang good health and protection para po sa kanyang buong pamilya, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, Panginoon. And Lord, ang prayer request ni Lola Ofelia, ang complete recovery para po kay Edwin at Luz Madrid. Lord, protection sa kanyang buong pamilya. At ganun din po, Panginoon, ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa mga bagay na kanyang natutunan, na aming natutunan, Panginoon, sa aming klase, sa online Bible studies kay Pastor JC, Panginoon. At Lord, para po sa prayer request ni Sister Eli, para po sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan, at sa lahat ng taong infected ng COVID-19, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-comfort sa kanila, ang magpatatag sa kanila, Panginoon, at magbigay ng pananampalataya na sa panahong ito na sila po ay nahihirapan sa kanilang sakit, Lord, kayo po ang mag-comfort sa kanila at kayo po ang magpagaling sa kanila, Panginoon. Provision sa lahat ng kanilang pangangailangan, O God. Para po sa prayer request ni Brother Ernest Maharaeg, ang protection po para kay Doc Rolando at Doctora Irma. Nagbibiyahe po sila ngayon papuntang San Carlos City, Pangasinan, at babalik din po agad sila dito sa Manila, Lord. Kayo po ang gumabay sa kanila at mag-ingat sa kanilang pagbiyahe, Panginoon. Yakapin niyo po sila ng inyong proteksyon at pakaingatan po sa kanilang pag-drive, at ingatan niyo po ang kanilang naway maging smooth po sa kabila ng maulan na panahon. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at mag-protekta sa kanila, Panginoon. At para po sa prayer request ni Sister Elizabeth, ang complete healing po para sa Makaninaw family, Cinderella Tolentino, Beacon Inc. and employees at sa kanyang mga office mates. At dalangin din po ng ating kapatid na si Beth ang preparation ng DepEd para po sa nalalapit na school year sa August 24, wisdom and guidance for all educators, government leaders, and students. Lord, dalangin din po namin ngayong gabi ito ang prayer request ni Sister Julie Guerrero, ang poor signal sa kanilang lugar, Panginoon. Lord, hindi lamang po sa kanila, sa iba't iba pa pong lugar na mga inyong mga anak na nagsusumikap, Lord, na makarinig ng iyong salita, makapanalangin, makapag-fellowship. Lord, dalangin po namin ang magandang internet connection, Lord God, na way maging maayos po ito. Marami pong mga experiences na mahina ang signal sa iba't ibang area. Lord, kayo po ang mag-provide nito na magandang signal upang sabay-sabay po kami makapakinig ng iyong salita at makapanalangin sa iyo, Panginoon. At Lord, dalangin po namin ang prayer request ni Ate Nena, si Eileen Bren Lee, para po sa kanyang procedure for tomorrow. Naway kayo po ang manguna ng kanyang procedure na ito at mag-protect sa kanya at provision po sa kanyang mga pangangailangan, Panginoon. At Lord, pasasalamat po ang panalangin ni Sister Neri De Guzman para po sa provision na makapagbalik trabaho si Tito Edwin. Ganun din po ang magandang kalusugan sa kanyang buong pamilya, lalong-lalo na po kay Baby Ellie at kay Tito Edwin De Guzman. Ganun din po ay panalangin din po namin para po sa aming mga kapatid sa Bagumbong na ang kanilang Bible study sa Mission Point po doon ay matuloy na po. At kayo po ang manguna dito, kayo po ang mag-ingat sa aming mga kapatid doon sa lugar na yun, Panginoon. At Lord, dalangin po namin ang prayer request ni Sister Maricar, ang magandang kalusugan para po kay Cham, kay Tito Vic at kay Tita Mabel Bautista, at healing prayers po for Jaime Meron, Liza Laksamana at Roland De La Cruz. Ganun din po ang protection para sa aming kapatid na si Brother Julius Magpantay at Edwin De Guzman. At panalangin po ng paggaling para po kay Ria Catral na siyang nahihilo at sumasakit pa rin po ang kanyang ulo dahil sa kanyang naranasan na pagkabagok, Panginoon. Kayo po ang magpagaling sa kanya at magtanggal ng mga sakit na ito, Panginoon. At Lord, dalangin din po namin ang
kagalingan ng aming kapatid na si Jimmy Martinez na ngayon po ay kasalukuyang naka-confined sa FEU Hospital. Lord, lahat po ng itong aming mga prayer request, Lord God, ay buong puso po namin inilalapit sa iyo, Panginoon, at naway pakinggan niyo po ito. Alam po namin, Lord God, na pinakinggan niyo po ito at alam po namin that help is already on its way, Panginoon. Ngayon pa lamang kayo po ay kumikilos para kami ay dinggin ang aming mga panalangin, Panginoon. Lord, kami po ay nagtitiwala sa iyong kakayanan, sa iyong sovereign will, Lord God, at sa iyong kapangyarihan, at kami po ay patuloy na nananalangin sa iyo ng paggabay sa bawat isa at pag-iingat sa bawat isa at protection, Lord God, sa anumang pong virus, lalo-lalo na po ang COVID-19 na nasa paligid ngayon, Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy na magpala sa aming lahat, Panginoon, at gumabay sa aming lahat at tumulong sa aming lahat na lumago sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, muli po sa iyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, at ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you, Ate Dayan. So, sa atin pong pagtatapos, ilan pong announcement sa Sunday ay first Sunday of the month ng August. So, August 2 po yun. At dahil po dyan, magkakaroon po tayo ng communion service. I-prepare nyo naman po yung mga elements for communion para po tayo ay sabay-sabay na nalalahanin yung pong sacrifice ni Jesus Christ para po sa atin. Tapos po, sa susunod na Sunday, after this Sunday, ay anniversary na ng LCFM. So, magkakaroon po tayo ng program at inaasahan po na ang lahat po ay aaten. Ganon din po ay wag po nating kakalimutan na tuwing Thursday and Sunday, yung pong tiwala lang. Mapapanood na din po yan dito sa My Life Giver Christian Family Ministries na FB page. Ganon din po ay sa susunod po na Wednesday, muli tayo po ay magkakasama-sama para po dumalangin sa atin pong Diyos at makapag-aral po ng kanya pong salita. So sa ating pong pagtatapos, tayo po ay muling manalangin at magkita-kita po ulit tayo next Wednesday. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa natapos po namin na midweek service and prayer meeting. Maraming salamat po, Panginoon, dahil nagkaroon po kami ng pagkakataon na kami po ay panalangin, mailapit po namin yung mga request po namin sa inyo, yung mga thanksgiving. At though hindi po maganda yung lagay po ng Pilipinas ngayon, pero nagtitiwala po kami na ito po ay hawak ninyo. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po kami na palakasin. Dalangin po namin, Lord, na yung pong may mga sakit ay gumaling na po mula sa kanila pong karamdaman. At Lord, i-bless niyo po kami nang sa gayon po ay maging blessing po kami sa iba. Lord, maraming salamat po at dalangin po namin na next week muli ay magkita-kita po kami upang kayo po ay purihin at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, magandang gabi po sa inyo pong lahat.